Hello guys, good morning, good morning, good morning. Welcome to my vlog. Today is Monday. So ngayon mga kaparm, ay ipapakita ko sa inyo ang status sa aking palay ngayon. Itong unang nakita niyo mga kaparm, ito yung seed production ko, pero yung ano, tarp niya ay natanggal, pero nandun lang sa gilid. Nandun lang sa gilid, oh. Yun. Pero bago ang lahat mga kafarm, huwag kalimutang mag-subscribe ha sa aking channel. At saka, thank you so much sa inyong support through subscribe and simply sa pag-watch sa aking video na to. So ngayon, ang status sa aking farm, sa aking palay pala, ay nasa ano na, mga 40 to 50% ang heeding stage na ang umuulbo ba na ano, panikol sa ating palay mga kafarm. So, dalawang variety ang tinatanim ko mga kafarm, itong sa seed production, 480. Puro na ito subok mga kafarm dito sa aking area, yung variety na 480. Pero kung talaga ay yung mga seed grower ang pwedeng magpili na variety, ay para sa akin, ayaw kong pumili sa RC 480, dahil yung RC 480 napaka ano talaga, napaka demanding ng pag-aalaga talaga mga ka-farm. Kailangan talagang maglagay tayo ng ano, kung sa tao pa, vaccine, mga ganyan, o di ba? At saka dito naman sa aking commercial rice ay itong ano, pero sa susunod mga ka-farm ha, ay gawin ko itong seed production pa rin. Oo. Pero the same variety na sa susunod, parang walang magkahalo-halo. At saka yung kung magtatanong kayo, 'di ba tingnan niyo mga ka-farm, iba ang ano, panicles, yung halos o nasa ibabaw lahat ang panicles sa RC 506, tapos yung RC is RC 480. Kung magtatanong kayo ano yung RC, yes, ano 'yan? Code 'yan na ibig sabihin ay RC or rice. 'Di ba? At saka ito mga ka-farm, nasa ano pa, 40% pa tong ano na lumabas. At saka kung by stage kayo mga ka-farm, nasa heeding stage pa tayo mga ka-farm ha. Pero sumabay na yon yung heeding stage at saka flowering stage. At saka ito ang napaka-critical na stage sa rice, lalo na simula pag bubuntis or booting stage. So napaka-critical yun, dapat hindi sila madisturbo mga ka-farm. O diba? Alam niyo ba mga ka-farm? Hindi pa. ang pag-aalaga ng palay ay nako, hindi yan basta-basta na itanim mo lang, magbunga. Siyempre kailangan rin sila ng mga amelioration or ameliorant upang sila ay tumubo. Tutubo naman ito dahil hindi naman tayo ang nagpapatubo, pero kailangan natin ng pag-aalaga sa ating palay. Kailangan nating aarugaan. Di ba mga ka-farm? Oo. At saka makikita at mapapansin nyo mga ka-farm, mapapansin nyo na may mga kunting ano, hindi talaga natin ma-perfect. Oo. Pero okay lang, hindi masyado madami. Ito yung kadalasan yung ano, sa last, lalo na tag-ulan ngayon, mas abunda ang nitrogen dahil sa ammonia sa ulan na kukuha. Kahit kunti lang ang ilalagay natin sa ano, sa ating palaya na may taglay na nitrogen, pero hindi natin maiwasan na makakuha pa rin ang palay dun sa lupa dahil sa binigay sa ulan na ammonia. So ang advice ko sa inyo, lalo na sa wet season or tag-ulan na panahon sa pagtatanim, ay kailangang mas minus yung ilagay natin na kung may kunting nitrogeno or nitrogen, dahil yung ano, isa yang ano sa ating palay na kung madaming nitrogen or sobrang taba, succulent yung ating plant, so mas madali yung ating plant madadapuan ng sakit, dahil yung ating dahon sa ating plants napaka lambot. O di ba? Tingnan niyo mga ka-farm, o nagdi-differentiate tayo sa ating dalawang kupunan. O, diba? O, ito yung RC 480, yung seed production.
di ba? Maganda ang ibinigay para siyang ala hybrid, yung 506. Napakaganda talaga yung ano niya, variety mga ka-farm. Subok na to mga ka-farm at binigyan kami ng magandang ani yung itong tawag na ano, na variety to. Dahil kung mayroon diyan sa inyo mga ka-farm ay kailangan ito, advice ko sa inyo, ito talaga, it's either wheat or dry season, pwede ito. At saka matapang to naman sa ibang ano, sa ibang sakit. Oo, wala namang wala namang nakikita kong sakit dati nung nakaraang tanim. Pero hindi ibig sabihin mga ka-farm ito ay pabalik-balik nyo sa isang area ha. Dito dati ay ano ang itinatanim ko ay yung 436 at binigyan din naman ako ng magandang abot sa RC436 at saka malambot din ang ano bigas niya. Kasi itong mga ano ka-farm, ito yung seed production namin doon sa kabilang area. So, alam niyo mga ka-farm, kailangan hindi pabalik-balik sa isang area ang isang variety dahil mayroong posibilidad na mag-create na another, or depende kung yung variety natin ba na nagbibigay sa ngayon na ano, magandang ani o sa susunod na season ay hindi naman dahil sa pwede siyang magkakaroon ng sakit. Tsaka mayroon na ano din na nasanay na ano insekto dahil bawat ano variety ay ano merong hindi gusto ng mga insekto. May mga variety din ng ganyan sa rice, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon mga ka-farm, siyempre marami ding mga pest. Pest ang una natin dito ay siyempre yung bird o yung gorion at saka yung ano, yung maya. Napaka ano talaga pest sa ganyan. Kaya linagyan ko ng tawag dito sa amin is pahoy. Yung mga ganito. Para nga lalo na dito sa mas matagal, medyo mga alas city major alas 8 na madapuan ng araw or masisikatan ng araw mga ka-farm, kailangan meron diyan mga makadistorbo upang wala namang pumunta ditong mga maya. O, yun ang gawin yung mga ka-farm. Yung matagal masisikatan ng araw, kailangan meron, lagay kayo ng mga ganyang cellophane lang. Parang pista-pistahan lang ang pig mga ka-farm, diba? Ito mga ka-farm, o. Ito. Kung mayroon mga ano, pangalawang pest, yung sabi ko kanina is, una is, ano, yung bird. Tapos, napaka-pest talaga. Pesti talaga itong mga, ano, mga ka-farm. Yung makikita nating, ano, tumago. Tumago. Yung rice bug. Yung rice bug talaga mga ka-farm, kung hindi natin yan mamomonitor, ay talagang, alam niyo mga ka-farm, talagang pwedeng yung greens ay gawin niya yan talagang brown lahat. Oo, yung greens or lugas ng palay ba, yung mga ganito, gawin niyang brown. So, kapag brown, kulay brown na yung greens, ay talagang hindi na yan malalagyan ng ano, bigas sa ilalim ng palay. Sa ilalim ng greens pala. Dahil sa ganitong ano, talaga mga ka-farm, napakabango talaga ng rice bug. Yan, kung makikita no, yan ang rice bug mga ka-farm. Yan. Yan o. Hindi na makikita. Yan, makikita sa ano. Yan, sa dulo ng aking hintuturo. Di ba? Yan, yan. Tsaka, basta kung gusto nyo bumili sa mga ano, ito ay maganda talaga to. Bigyan kayo, hindi kayo magsisisi mga ka-farm. Bigyan kayo ng magandang ani talaga sa kanitong klase ng ano, na variety. Hindi naman tayo makasiguro mga ka-farm dahil bawat lugar hindi naman magkapareho ang klima, hindi naman, pero mas maganda kung susubukan yung mga ka-farm. Kung matatanong mo kayo kung saan to mabibili, syempre una baka kasali ito sa mga programa doon sa inyong lugar, lalo na yung sa RCEP. Mayroon pinabahagi sa government through agriculture, through national, ay doon nila sinisegregate, lalo na sa programa sa PhilRice mga ka-farm, doon nila sinisegregate at saka naglilink sila sa municipal agriculture office at saka doon yun baka may pambigay na mga
tagbi 20 kilos na binhi, baka mayroon tong klaseng binhi na ito na 506. Talagang mga ka-farm, ito ay inbred rice lang mga ka-farm, hindi to hybrid. Oo. Ako lang to wala ang sumagot. Wala pa lang kasama. Kaya nga na. Oh, tingnan niyo mga ka-farm, oh. 'Di ba? Hindi naman ako sa nagmamayabang, ipinapakita ko lang sa inyo upang mainggan niyo o kayo or ma-encourage kayo na magtanim sa ganitong uri ng variety ng palay. May maya talaga, oh. Oh, ganyan. Ako pa na may aalis at saka magpapaganit ako doon sa kabilang area. Daming ano. Yun, narinig nyo yung mga sound na yun. Ano yun? Ano yun ang ano? Dapat talaga ay maikutan to, maikutan to area na to. Bago sisikat na ano. Dahil meron talaga nakapesto. Kasi kung hindi sila madidisturbo talaga mga ka-farm, yung mga pest, ay nako. Pero maganda kung may hangin talaga mga ka-farm. O diba, yun lang mga ka-farm. Sana ay nag-enjoy kayo. Parang tour lang ang ginawa ko ngayon mga ka-farm ha. Saka may konti naman ano, natutunan tayo. May konting natutunan. Ano kaya natutunan yung mga ka-farm? Pero sige lang. Ako talaga ay magseryoso na mga medyo may konting tutorial. At saka medyo may konting pakwela lang. Kunti lang naman ang talagang laman ng aking utak mga kapal. Hindi naman talaga malaki. Di ba mga kapal? Yun lang muna ang update natin sa ngayon. At saka salamat sa inyong support mga kapal. Kung magtatanong kayo ay nasa ano na to, heading stage. Dito medyo marami, parang 50-60% na ang lumabas na ano. Oh, ano pa lang to ganyan, parang madami lang tingnan dahil nakaganyan ang pagtingin sa kamera. Di ba? Pero ano lang din naman 'yan. Hindi pa marami pang hindi lumabas, oh, di ba? Tingnan niyo mga ka-farm. Dami pa, oh. Ganito ang ano. Oh, ganyan. Di ba? Thank you so much for your support mga ka-farm. This is Bidas to Farm. At saka kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe naman and don't forget to hit the notification bell upang ma-update kayo sa more uploads of Bidas to Farm. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.